experience working with the great actors? Sobrang swerte bilang artista. Ang dami naming natutunan, lalo na po talaga ako bilang baguhan sa lahat. Sa akin, sinamantala ko na, actually, din ang artista sa lahat, sa directors, sa mga staff. Hindi lang naman yun, sila yung maalala yun. Siyempre, yung mga nasa likod ng camera. Kakaiba yung character mo nito mo kayo, no? Na-challenge ka ba sa character mo? Parang lumabas ka doon sa comfort zone mo eh, di ba? Sobra. Sa akin nga, lalo kong napapatanong sa sarili ko na pwede din ako, alam niyo po yun, na masangkot sa tanong ng lahat. Hindi ko masabi din, pero sa akin, nasa stage ako na hanggang saan ko pa magagawa yung pagiging, sorry sa word, sobrang visit talaga. Ano yung lesson learned mo dun sa character mo? Or gaano ka-closed yung character mo dun in real life? Ang layo eh, di ba? Isang lesson siguro, hindi lang rason yung paglabo mo sa pamilya mo. Hindi lang rason yung paano mo paraan yung paglabo mo sa pamilya mo. Mayroon sa ibang paraan na mas maganda at para sa akin. Yun, sa sobrang pagmamahal mo nga, kahit sa isang hindi lang sa pamilya, may hindi rin maganyan. Tanong ko lang, ngayon magkakasama si Jerome, kasama ikaw, kasama si Elise. Hindi ba, wala bang ilangan sa inyong tatlo na siyempre naging ex ng ni Jerome? Oo, sa akin naman. Once na sa dating kami, natin na kami yung trabaho. Nandun na yung pagiging professional namin, lahat talaga. Nasa amin na yung paano ko papapik. So, sa tagal ng oras, wala na siguro sa isip namin may ganun. May batian, pero may batian. I mean, meron close. Actually, to be honest, naging close kami. Sa kami ng Jerome. Naging maayos yung pagkakitindihan namin. Actually, tumibay. Kakabanding kami, apat. Tapos tanong ko lang, may is don't about sa Showtime, pinangalanan na yung dalawa. And then, nagiging trending si Bugoy ngayon, di ba? Do you have any communication with Bugoy? Kumbaga, at totoo bang indefinite, ano siya, parang suspension? Sabi po kasi para sinabi, ang alam ko, bakasyon po, bakasyon. Kasi ako suspension, po, lagi, parang ganun. Bakasyon sa akin. Kasi hindi rin ako palagi na Showtime po pag lalang po. Hindi ko rin masabi na specific na nangyari. Kasi ang yun na iyaw magtanong, kumbaga, sa akin, hindi ko na po yung nandun yung care ko bilang kaibigan, pero yung privacy nila, they respect ko. When was the last time you talked to Bugoy? Last, hindi ko maalala, pero recent lang, bumisita siya sa rehearsal namin. Para meron ata siyang project at sinaya sa amin. Tapos, yun, parang happy naman siya. Wala din naman ako nakakita ang bakas ng Ano pero sa palagay mo, totoo? Sana, hindi totoo kung sakali. Kasi ang bata pa niya. Yung nga po, yung isip namin lahat. Pero siguro, pwede na mag-aaral naman, may rason. Siguro, mayroon na naman mangyaring maganda. Gano'n makakilala? Jude Lucas. Ano naman? Hindi ko rin masabi. Alam ko po, may project sila ngayon. Kaya nga ako, yun na lang din yung sabi ko, congrats bro, blessings, doon ko na lang mag-focus po muna sa akin. Positive lang, wala naman din masama ko, mag-focus sa squad, positive. Ikaw ba natatakot ka mangyari yung mga ganong bagay? Alam naman ang hindi nangyayari, di ba? Hindi na ako artista noon, nanay ko, tatakwil ka lang. Pero hindi naman, kumbaga, nagiging bawat pagtagtanda, kumbaga, panakot sa akin na mami ko na bata pa lang. Mamaya makabutis ka, ganyan, makamamay ka. Sa akin, ako lang mismo ko eh. Ako mismo natututo na, oh nga naman, bata pa ako. Marami pa pwedeng tumayan pa. At wala pa kaming talagang bayad at lupa, ganyan. Gusto ko pa talagang maging stable at magandang buhay, mga kapatid ko, mapagkakamagdabos. Yun yung pinaka-nasa. Real score sa inyo ni Elise ngayon. May bago na ba kayong sasabihin ngayon? May bago sasabihin. Kaya ko eh, kanina yung tanong. Pero yun, siguro yung bago ngayon, mas natutupo kami ngayon bawat nangyayari sa may mga absent ko, pero gano'n na yung pag-detersion namin sa mga namin at sa mga pinag na trabaho namin para maganda yung flow. So hindi naman kayo napapressure na sana maging kayo na. Ang dami mga fans yung nag-aantay, di ba? Part niya, para sa amin na
namin kasi kapag iba kami sa mas mabuti mo na dahan-dahan kasi dahan-dahan. Matuto mo na dito sa focus mo na yun. Kaya kami na dito sa trabaho. Mag-focus kami sa craft na. Pero nag-level up na ba? Sabi ko nag-level up kasi natututo tayo lahat sa pagkakamali. Hindi siguro pagkakamali, siguro sa mga problema, sa mga ups and downs na, sa kasiyahan, ano po. Ayun, para sa akin, dinatreasure natin yung mga ganun. Guilty or not guilty? Sino, sa tingin mo, sino ang guilty? Sino ang pumatay? Sino ang pumatay? Yun nga eh, sa akin. Wala pa kayo idea? Gusto ko nga maging ako din eh. Gusto ko... Ano ka rin? Isa ka rin sa mga sosyal? Isa ka ba sa pinag-ano eh? Lahat naman po eh. Lahat kayo? From the start of the show naman lahat. Bawat, kaya nga po sana, sinasabi nila pinapa-aba, pinapa-stretch yung show. Pero lahat yun magkakadukto. Balikan lahat yung mga nangyayari. Sino yung mga suspect. Mabalik tayo lahat ng story. Last on me, in one word, how do you define yung relationship niya ni Elise ngayon? One word lang, ha? One word. Memorable. Memorable. Ha? Memorable. Bakit? One word. Hindi. So, you have to explain mo bakit memorable, di ba? Siguro, nakatrabaho siya. Hindi ko na-expect na magiging kalapit ko siya. From the start naman, hindi ko expect na natagal din kami at magiging love team. Yun yung memorable sa akin kasi bawat naman pangyayari sa atin, di ba? Natandaan natin sa generation natin. Advice na lang to Anon, Bugoy, bilang kaibigan mo siya. Oh my God. Ako si Bugoy, gusto ko sabihin sa kanya. Nandito kami mga kaibigan. Sa kanyang ito problema, no, wala. Lagi kami nandito, lalo na yung makatuloko niya. Kuya niya. Laging nandito naman, nandito lang mag-antay sa same tweet, John Lucas. Oo naman. Thank you, Makoy. Yeah.